ninyo ulit ito at huwag niyong kalimutan, ha? Opo! Sige na, pwede na kayong umuwi. Tayo! Paalam, magkita tayong lahat muli sa Lunes. Sadali lang, Marco! Si Lucia, inimbitahan tayong pumunta sa bahay niya ngayon mismo. Sumama ka sa akin. Meron siyang sobrang laking garden at pool. Pasensya na lang. Kailangan ko umuwi agad ngayon. Hindi, akong bahala. Huwag ka naman ganyan. Tutulungan kita sa homework mo. Hindi nga pwede. Uy, ayun siya. May gagawin ako sa bahay. Pasensya na. Ayos lang ba kung ako na lang ang sumama sa'yo? Teka lang! Bakit ganun? Mas matangkad at mas pogi naman ako kumpara kay Marco. Sa'yo, Marco! Nabis mo ba ako? Sumama ka sa akin, Mama Lengke. Marco, nahuli ka ng ilang segundo. Naubos na ang lahat ng tinda kong pipino. Ganon? Gusto mo ng green pepper? Ibibigay ko ng mura. Hindi. Ayoko po nun. Masyado kang mapili. Bata ka. Uy, bilis. Bumili ka na ng kailangan mo. Bago pa sila magsara. Salamat po, Auntie! Uncle, bagong huli po ba yan? Marco, hindi ka naman naniniwala sa yung sinasagot ko sa'yo. Bagong huli yan.
Kuhain mo na ang sariwang isdang ito. Mm, kulang yan. Tatlo kami. Uuwi si Tonyo mamaya. Sakto ang isang yan. Talaga? Tama. Kasya ito kahit nasa apat na tao. At saka, halaan, ha? Hoy, alis ka dyan, Amedeo! Gusto mong kainin nyo, Amedeo? Silbing leksyon sa'yo. Hmm. Kumusta ka na, Marco? Dating wine ba? Yung mas masarap sana. Espesyal ang araw na to. Ayan na. Marco, masipag ka kahit na mag-isa ka. Salamat po. Mag-ingat pag-uwi. Ayos, ngayon naman, uling. Hello, Auntie! Pwedeng humingi ng uling na may baga? Sandali lang, Marco. Ito na ang uling. Kaagad? Paano? Narinig kitang paakyat, kaya hinanda ko na kaagad. Ang galing! Marami pong salamat! Oh! Hoy, mag-ingat ka. Baka matalamsikan ka ng baga. Apa! Paparating na ngayon si Papa. Kamusta ka na, Papa? Nandito na ako. Pasensya na, late ako. Hayaan mong tulungan kita dyan. Wag na lang po. Dahil darating ngayon si Kuya Tonyo, nagluluto ako ng espesyal na spaghetti. Alam ko ang paborito niya to. Ganun pala. Kumusta naman ang pasok mo sa eskwela kanina? Ayos! Masaya! Iba yata ang lasa nito. Opo! Bumili ako ng espesyal na wine para naman ganahan kumain si Tonyo. Magaling kung ganon. Matagal nang hindi umuwi dito si Tonyo. Siguradong matutuwa siya. Opo, kukuha ko ng keso. Mukhang masarap ito. Uy, Amedeo. Keso, Papa. Wow, ang bango ng amoy. Sobrang sarap, eksakto, luto ng noodles. Talaga? Mabuti naman. Sa tingin mo, kailan kaya mapapromote si Tonyo? Malapit na yon. May isa o dalawang taon pa at... Oh? Hindi ko malang tumagal ng tatlong araw sa trabaho binigyan ng kaibigan mo. Nag-aaway si na auntie at uncle? Na naman. Dandanan mo ako! Lumayas ka matunggan! Ano bang nangyari? Ang gulo niyo naman. Makinig ka, Pietro. Tinulungan siya ng kaibigan niyang pumasok sa malaking pabrika. Panay ang makaawa niya para may papilala siya sa manager. Pero nag-resign siya kaagad. Sa buhay, maliban sa magbunga nga eh. Para naman kasi akong alipin. 16 na oras nila akong pinagtatrabaho na kalahating oras lang ang pahinga. Masahol pa sa kayo. Lasing ka ba? Nakainom lang. Pero naman ngayon. Hindi pa nga kami tapos umihi, balik trabaho na daw kaagad. Kapag kumakain naman kami ng takalian, biglang tutunog na kaagad ang sipol at trabaho na daw para kami mga makina. Kaya nga, ayoko na! Hindi ako para isang makina na lalas pag inila.
Bakit ang ibang mga trabahador kaya ang trabaho? Baka tamad ka lang kasi. Eh, tama na. Nakapag-desisyon na ako. Hindi naman lahat ng klase ng trabaho babagay para sa akin. Di ba, Pietro? Matugan ka! Pwede mo ba siyang saksakan ng gamot para mawala ang pagiging tamad niya, Pietro? Lagi na lang, Pietro! Hoy, ang kinabibiliban mong si Senyor Pietro, ipinadala ang asawa niya sa ibang bansa para magtrabaho pambayad sa mga utang niya. Ang masama pa, sobrang layo nito sa Argentina. Tumigil ka sa sinasabi mo! Malaki ang kaibahan ng utang ng isang lasinggerong katulad mo kaysa sa utang ng isang taong nalugi dahil sa pagtulong sa kanyang kapwa! Catalina, walang silbing kausapin ng isang lasing na tao. Ipasok na natin siya. Lucino, umiyo ka. Ang malas ko naman na pangasawa ko'y lasinggero. Ala pa. Ayos na po? Ayos na. Sayang naman at lumamig na niluto mong masarap na pasta, Marco. Kain na. Sige, kailangan ko na umalis. Mag-ingat ka! Marco! Sobrang sipag mo! Magandang hapon po sa inyo, Lolo! Kung may kailangan kayo, sabihin mo lang! Wala naman! Salamat na lang sa paghalok mo sa akin! Matanda na ako, kaya nanonood na lang ako ng mga barkong dumadaan! Ha? Hoy, Marco! Merong liner! Paparating na ang Michelangelo! Yung liner? Nakaschedule yan dumating, tatlong araw pa! Oo, tama ka! Umakit ka na para makita mo! Bilisan mo, Marco! Bilisan mo! Sigurado ka? Sigurado ako na yun ang Michelangelo. Maraming salamat po, Lolo Jacob! Tara na, Amedyo! Punta tayo sa pantalan! Pasensya na, Marco. Okay po. Marco! Pwede bang makiusap kung pupunta ka sa bayan? Magpapabili ako ng tinapay. Alam mo namang malakas kumain ang mga anak ko. Kaya naman naubos nila kaagad ang tinapay na binili ko. Kumusta ka, Marco? Mabuti! Sige po, auntie! Teka, ibibigay ko ang pera. Pakibilisan! Mukhang dumating ang Michelangelo! Sige po! Salamat, Marco! Bilisan mo, Marco! Yan ang barko, Amedyo. Napaagang ang dating niya. Kumusta, Marco? Kuya! Siguradong may sulat ang nanay mo para sa'yo. Pwedeng kumangkas? Oo, sakay sa likod. Yay! Dumating ang sulat ng mama ko!
May dumating na sulat galing sa nanay mo. Wow! Salamat po, Auntie Gina! Ah, Marco, sandali lang. Ang sabi mo, gusto mo magtrabaho. Opo. Gusto mong tulungan ako sa trabaho ko? Araw-araw na trabaho to. Sige po, gusto kong gawin yan. Delivery boy ka ng shipping. Dadali mo sa mga kumpanya at tindahan. Mga 2 oras na trabaho. Mag-uumpisa ka tuwing alas 3. Pumunta ka dito sa Lunes para makapagsimula ka na sa trabaho bilang assistant ko. Pero ngayon, basahin mo muna ang sulat ng nanay mo. Paalam! Paalam, Marco. Nandito na ako, Auntie Berla! Grabe, para siyang puso ng butanding. Ano ka ba naman? Wala namang puso ng butanding. Huh? Meron yun! Wala! Meron! Wala! Meron yun! Oh, kitab? Hila! Maraming salamat, Marco. Oh, ito'y para sa'yo. Salamat po! Auntie, sulat na pinadala ng mama ko. Kaya pala ang saya mo. Opo. Amedyo? Alam ko na! Dumating na si Kuya Tonyo! Amedyo! Maligayang pagbalik! Marco! Kuya Tonyo! Good boy ka ba? Hmm! Na-promote ka na ba? Hindi pa rin. Kapag promoted ka na, yakas mo ako. Oo. Oh. Hmm? Nakapaa! Palagi na lang ikaw ang gumagawa dito sa bahay. Kaya nagdesisyon ako na gumawa na sobrang espesyal na hapunan para gantimpalaan ang kasipagan mo. Wag na! Ako nang bahala dyan. Ito na lang ang tingnan mo. Galing yan kay Mama? Hmm, bagong dating. Galing kay Mama. Ganyan din ang ginawa ko. Inamoy ko. Palagi nating binabasa ang sulat ni Mama ng ilang ulit para maisa puso. Tapos ikaw sumusunod magbasa sa akin. Pero ngayon, ikaw ang magbubukas at pinakaunang magbabasa. Salamat, Marco. Kahit na gusto ko, kailangang hintayin natin si Papa bago buksan ito. Ganon? Sige, magluto muna tayo, Tonyo. Amedyo, huwag ka na muna magulo, ha? Namiss ka na sobra ni Amedyo. Uy, ako na dyan, Marco. Pagpasensya nyo na at 200 lire lang na ipadala ko dahil maliit ang aking sweldo. Umaasa ako makahanap ng mas magandang trabaho para makapagpadala ng malaki. Ah, Papa, hanggang kailan ba magtatrabaho si Mama sa Argentina? Namimiss kaya niya tayo? Siyempre naman, walang duda yun. Kaya nga nagtatrabaho siya ng husto para makabalik agad dito at makapiling tayong lahat eh. Pwede rin naman ako magtrabaho, Tonyo. Magtrabaho? Pwede ba yun? Pwede. Mm. Oo nga pala, inalako ko ni Auntie Gina na magtrabaho bilang assistant niya simula Lunes. Si Gina ba ng shipping company? Oo. Ano, Papa? Ayos lang ba sa'yo na magtrabaho na rin ako? Pero di ba nag-aaral ka pa sa ngayon? At paano na ang bili ng mama mo na mag-aaral ka ng mabuti? Mag-aaral ako at magtatrabaho para mabilis makauwi dito sa Italy si Mama. Marco. Sana lang ay malaki na ako at pwede ko nang sunduin si Mama sa Argentina. Ah, ganun ba? Ang galing na panaginip. Hindi yun panaginip. Oo na. Sige lang, matulog ka na. Gabi na. Bakit ganun, Papa? Nag-uusap na tayo. Ano, Marco? Gusto mo mag-swimming tayong tatlo nila, Papa, bukas? Dun sa lugar na pinupuntahan natin ni Mama. Ha? Kasama natin si Papa? Ano, Papa? Bihirang magkasama tayong tatlo kapag Linggo. At saka, kailangan naman nating ipasyal si Marco paminsan-minsan. Ano, Papa? Game? Tama nga.
Naisip kong matagal na nga tayong hindi lumalabas mula nung umalis ang mama niyo. Yay! Tuloy na tayo! Good! Sige, matutulog na ako. Good night. Good night, anak. Good night sa inyo. Masaya na siya. Bumilib naman ako sa iniisip ni Marco. Balak niyang sunduin si mama. A medyo, tularan mo siya. Oo, nagpapasalamat ako sa sakripisyo niyong dalawa. Sabi na huwag ka mangiliti, Amedyo! Ayan, makinig ka ng tahimik sa kakantahin ko. Kasan nga inakute mo Yoki ni sodatsu ko ga aru mono sa Otento sama to onaji kurai no makka na hoppeta makka na hoppeta Genova sodachi no wanpaku kozo Mama Kasama nila si Tonyo kapag Linggo. Dahil pupunta sila sa beach kung saan dati silang nagsuswimming ng mama niya, sobrang saya ni Marco ng umagang yun. Nakita ni Auntie Gina si Marco sa simbahan at pinakiusapan niya si Marco kung pwede ba siyang mag-deliver ng mga sulat bago magtanghalian. Imbis na dumiretso sa beach, tinakbo ni Marco ang dulot-dulo ng Genoa para mag-deliver ng mga sulat. Inabot siya ng lagpas tanghalian bago siya natapos. Abangan ang susunod na episode, Linggo sa May Beach!